Kung natatandaan po ninyo, last time, akala ko po yung topic ko na entitled How Many Will Enter Heaven ay hanggang part 3 lang. Pero ang message po na i-deliver ko today, kahit medyo iniba ko ng konti lang naman yung title, ay actually kadugtong po noong How Many Will Enter Heaven. Ngayon naman, ang title po ay Jesus Hints Who Will Enter His Kingdom. Yan po yung title ngayon. Kasi sabi ko nga, ang dami pong nireveal ng Panginoon sa word na hint nung inumpisahan ko ito. Na hint o hints. Sa mga magsasabi naman, eh bakit naman hint lang, parang mababaw lang. Sa totoo lamang po, ang gustong maabot kasi ng Panginoon, maski yung mga millennials, no, na parang mas madali nilang maintindihan, parang, oy, may hint si Jesus, ha? May hint ang Panginoon, ha? Pero pag tinignan mo, hindi biro yon, malalim yun pag sinabing hint o hints. Why? Eh, pahiwatig yun eh. Dinadala ka na dun sa katotohanan nun. Okay, so sabi ko nga, ang totoo po, talaga, ang balak ko ay iba naman sana. Pero nung last Tuesday po, natutulog pa po ako. Meron nang biglang kumatok sa door ko para magpapirma ng ilang dokumento. Noon pong tinatry kong matulog ulit, narinig ko po yung Holy Spirit na nag-uutos na isulat ko yung mga sinasabi niya. Well, pagkasulat ko po, nung unang sinabi niya, kala ko yun lang, eh, sinunod-sunod niya yung iba pa. At parang habang sinusulat po yung mga scriptures na sinasabi niya, pinapahiwatig na rin po niya na ito ang mga ituturo ko. Nakadugtong po noong How Many Will Enter Heaven. And at that point, ang feeling ko po, para po siyang isang kaibigan na teacher na nagtuturo ng mga sikreto ng Diyos. At nararamdaman ko po na ipinagmamalaki niya na napakarami pang hints ang Panginoon. At iisa lang ang tema at katangian na pinupuntahan. Walang iba kundi tungkol sa patakaran niya para makapasok po sa kanyang kaharian. At patuloy na pagpapaalala na kaunti lamang talaga ang makakapasok dito sa kaharian niya. Tulad ng sinabi niya po, paalala lang, Matthew 7 verse 14. Mateo sa Tagalog. Magsabi rito, ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At dinugtong niya, kakaunti lang ang dumadaan dito. Kaya dyan po tayo makikipagsiksikan dyan sa kakaunting yan. Yung kakaunting bilang na yan, kung wise po tayo dahil eternity ang katumbas niyan, ba'y sisiguraduhin po natin yan, nandyan tayo sa kakaunti. Praise God. O sa mga isa-share ko po, makikita ninyo yung iba pang mga hints o parinig o pahiwatig ni Jesus tungkol po sa sinabi niyang yan. At sa YouTube po na ito, babasahin ko po sa inyo ang dalawang parables. O parang dalawang hints. Yan po yung pinakita kasi ng Lord sa akin. Eh. Parang sabi niya, alam mo ba yung mga parables ko? Hindi alam ng mga tao, marami. Mga hints ko yan na pinabigay ko sa Holy Spirit. Hindi yan para magkwento lang ako para may makwento rin kayo about me. Hindi, sabi ng Lord. Matindi po yan. May kinalaman yan sa pagpunta lahat sa langit.
Isa lang po ang pinapatunguhan niyan. So dito po sa dalawang parables o dalawang hints na ito, matutuklasan po ninyo ang dalawang klase ng tao na hinahalin tulad ni Jesus, hindi po ako, as hints to us para po magkaroon tayo ng idea, ganun din ang gabay, para malaman po natin kung sino at ano ang nire-require ng Diyos para number one, mabless niya dito pa lang sa lupa. Pangalawa, para makapasok sa kaharian niya. Yan po lagi ang tinutukoy ng salita ng Panginoon. Parang wala po siyang ituturo, wala po kayong babasahin sa Bible na hindi po sa dalawang yan ang pupuntahan. Kaya wala pong verse na pwedeng baliwalain. Okay, pakinggan niyo po itong parable ng The Great Pearl. Ang perlas na mahalaga. Okay, makinig po kayo mabuti. Matthew 13 verses 45-46. Si Jesus po, by the way, ang nagsasalita rito. Ang sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, yan yung kingdom ng God, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. Umarkahan niyo po yung word na lahat. Umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. At ano pong ginawa niya? Binili ang perlas na yon. Sa English, ang sabi rito, who, when he had found one pearl of great price, went and sold, yun ang yung kasunod na word, and sold all that he had and bought it. Well, dito po, huwag niyo pong kalimutan yung hint ni Jesus. Ang hint niya rito, nung natagpuan yung pearl, hindi na ito pinakawalan. Di po ba? So dahil nakita niya na ito na yung pinakamahalaga sa akin, isa lang to, wala na akong makikitang ganito. So pinagbili niya ang lahat ng ari-arian, makuha lang ang kingdom na walang kasing halaga. Napakaganda po niyan. Kailangan pong maramdaman niyo yan at maintindihan niyo. Huwag po niyong kakalimutan yung special word na lahat. Madalas po magsalita yan si Jesus lagi. Manonotice niyo pag nagme-meditate kayo ng word eh. Hindi siya na humihingi ng kalahati, pinagbili ng merchant, yung kalahati niyang ari-arian. Hindi siya payag ng ganun eh. Pag about his kingdom, ang gusto niya buong puso. Buo lahat ang tiwala sa kanya, walang kalahati. Yan dapat yung binubuno po ng lahat na hindi binubuno ng mas nakakarami. So bago po kayo mag-react dahil nababanggit ko yung lahat ng ari-arian, well, tandaan niyo po na si Jesus ang nagbigay ng hint na yan. Hindi po tao, hindi rin ako. At gusto ko pong sabihin sa inyo yan na masyado pong malalim ang pinapahiwatig niyang salitang lahat. At gusto ko rin pong ipakita sa inyo na kapag nagsalita ang Panginoon, yan po, titignan nyo yan. Mayroon po yung flow. At doon sa flow na yon, consistent po siya. Consistent. May flow, may consistency ang tinetema at laging pinupuntahan. Laging isa lang po yan. Yun yung natuklasan ko eh ngayong may edad na po ako. Parang nakita ko yung paano yung magpahiwatig ang Panginoon kapag siya ay nagsasalita. Sa dami ng akin pong na-experience at nabasa sa kanyang salita at sinunod, ngayong matanda na po ako, yung parang puzzle siya na nakikita ko na, ah, ganun pala.
lahat pala ng sinasabi ng Panginoon, lahat ng inuutos niya, kahit yung huwag kang magsisinungaling, mahalin mo yung kapwa mo, kahit yung nakakasakit sa'yo, ipanalangin mo. Yun ay mga ganon. Lahat yan patungo po sa iisang direction eh, langit. Kaya nga, sinasabi po sa Bible, imitate Christ. Di po ba? So, sabi ko nga, ipapakita ko sa inyo na pag nagsalita ang Panginoon, mayroon itong flow, may consistency ang tinetema at pinupuntahan. Kaya kapag hindi mo siya sinundan, maliligaw ka talaga. At mako-confuse ka palagi. Kahit na sabi ko, even Christians, no? Kaya marami pong nagba-backslide, bigla na lang nawawala. No? Ang init, tapos biglang, ano nangyari sa kanya? Isa lang po yan. Isa pa, marami po kasi laktaw ng laktaw sa mahihirap na hints ni Jesus. Ayaw magstay sa makipot na daan na si Jesus, yung talagang way o road sa kaligtasan. Now, tulad po ng sinabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo na pag nagsalita ang Panginoon, may flow ito, may consistency, na iisa lang talaga palagi ang tinetema at pinupuntahan ito. Kung alerto kayong sumusunod dito, ang mangyayari po, hindi kayo maliligaw. Sa punto po na ito, gusto kong basahin yung nasa Mark 10 verses 17 to 30. Sa Tagalog po ay Marcos. Ito po yung isang parable tungkol sa rich young ruler o yung mayamang pinuno. Makinig po kayong mabuti kasi napakaraming magagandang aral dito. Kailangan po dito yung attention talaga. Ang sabi rito, nang papaalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. Ang lalaki ay lumuhod sa harapan niya at tinanong siya, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" So, ang tema po ng usapan dito, may nagtatanong kay Jesus mismo kung paano siya makakapasok ng langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lang, ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki sa kanya, "Guru, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking sinunod mula sa aking kabataan." Tiningnan po siya ni Jesus at ang sabi doon, inibig niya. So mahal niya eh. Mahal ang Panginoon. Sinabi niya sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka at ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, meaning ari-arian. Kasi yun ang tinatangkilik mo, yun ang mahal na mahal mo eh." And then sabi ng Panginoon, "Ibigay mo ang salapi sa mga dukha. At magkakaroon ka," tignan niyo po ang sabi ng Lord, "at magkakaroon ka na nakaimbak na kayamanan sa langit. Pagkatapos, pumarito ka. Pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin." So hindi pa pala tapos yun. So parang sinasabi po ng Panginoon dito, yun po yung pinapakita ng Holy Spirit, na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Na magsaserve lang ako sa Lord, pero huwag niyong gagalawin yung ari-arian ko, ha? O kaya, para kang laging limited yung binibigay mo, hindi yung, "Lord, ano yung gusto mong ibigay ko sa'yo? Gano'ng kalaki ang gusto mong ibigay ko sa'yo?
after ko mabigay yung formal mong hinihingi na tithes or offering. Kasi ganun dapat eh. Ito nga buo eh. Wala naman sinabi ang Lord na kalahati. Pero you could start by asking the Lord. That's how you learn. Ganyan nyo po mararating yung parang totally, ay, wala na sa yung pinakamahalaga kung hindi yung great pearl, yung precious pearl. Kasi ako po, hindi naman sa pagmamalaki. Kaya napipreach ko po ito eh. Bata pa lang akong Kristiyano. Binuno ko na to. Napakarami kong patutuo dito siguro sa mga susunod na araw kung papaintulutan ng Panginoon. But binubuno po yan pag sinabi ng Lord lahat. Huwag kang aangal. Sinong aangalan mo pag sinabi niyang lahat eh si Jesus yung nagsasalita? Di po ba parang tao lang tayo? O yun ang sinasabi ng Lord, eh gusto mo palang pumasok sa karian ko? O ito yung aking ano, sasabihin ko na sa iyo, balansyado yan. No? Willing ka iwala ang lahat? Anytime ko gusto yan, kunin sa iyo lahat. Pagkatapos niyan, mananampalataya ka sa akin. Kung walang-wala ka na, gagawin mo pa rin yung pinagagawa ko sa iyo. Sunod ka sa akin. Nakita niyo po? Kasi ito yung cost talaga ng discipleship eh. Pero ngayon, bihira po yung nagpa-practice nito. Bihira po yung tinitake yung road na ito. Na road para sa lahat ng tinatawag po na Kristiyano. Hindi ito para sa mga magiging pastors lang o maglilingkod lang sa church. Hindi po lahat ng nagsasabing Kristiyano siya. Isa lang po itong road na ito na sinasabi ng Panginoon. Kasi pag sinabi niyang dapat maging disipulo kita, ang ibig sabihin po ng Panginoon, kung gusto mo ako talaga, mag-aral ka sa akin at sumunod ka sa akin. Kung hindi, hindi ka tunay na follower ko. Nakukuha niyo po? Isa po kasi ito sa mahirap pero hindi pwedeng laktawan. So ang sabi ng Panginoon, sabi niya, pagkatapos, pumarito ka, pasanin mo ang krus. So hindi madali. Naging honest naman ng Panginoon, simula't simula pa po eh. Pero yan, maraming lumalaktaw dyan. Laktaw ng laktaw. Eh yan yung pinaka-importante sa Panginoon. Paano mo lalaktawan yan? Hindi po ba? So, ang sumunod pong verses, ang sabi rito, tinan niyo po yung reaction ng lalaki pag napag-usapan na yung kayamanan. Ang sabi rito, ang lalaki ay nalungkot sa salitang ito. At siya ay umalis na namimighati sapagkat marami siyang pag-aari. So, ang klaro naman nung pinapakita ng Lord, parang sinasabi niya dito, o binibigyan ko kayo ng hint dito. Yung lalaki na yan, imbis na matuwa, dahil natagpuan na niya, si Jesus, nasabi niya, mabuting guro. Kaya nga sabi ng Lord, umpisa pa lang, ba't mo ko tinatawag na mabuting guro? Diba? O ngayon, ito yung sinasabi ko, sasabihin mo pa bang mabuting guro ako? Eh bakit bigla ka nalungkot nung na-touch na yung ari-arian? Diba? Doon pa lang siguro sa ari-arian, nalungkot na siya. E dinagdagan pa ng Panginoon para makita ang tunay kang disciple niya. Yan po talaga yung tunay. Dadagdagan pa niya. Praise God. So I hope hindi rin po kayo nalulungkot ngayon. Because yung katotohanan na sinisuwalat po ng Panginoon bago siya dumating ay ibinibigay na niya ngayon pa lang. Pwede pa tayong humabol. Hindi po ba? So sabi niya, ang lalaki ay nalungkot sa salitang ito. At siya ay umalis na namimighati sapagkat marami siyang pag-aari. And then, sumunod, sa pagtingin sa palibot, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito na yung sunod ng sunod sa kanya. Tingnan niyo po, grabe po yung sinabi ng Panginoon dito. Sabi niya, napakahirap para sa mga mayroong kayamanan ang pumasok
sa paghahari ng Diyos. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Jesus. Then, ang sabi dito sa sumunod na verses, na mangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Muling sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga anak, napakahirap makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang mga nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Kaya kailangan matest ka ng Lord eh. Kaya mo bang ibigay ang buo? And then by faith, sunod ka sa akin. Eh marahil yung ibang nakikinig sa akin ngayon, sasabihin nila, teka muna, Pastora, hinay-hinay ka. Hindi mo alam ang kabuuan ng sinasabi mo. Isa sabihin ko po sa inyo, kasi ang dami ko nakitang himala rito nang sinunod ko ito eh. Hindi ko po ito tuturo eh. Kung ito hindi ko tinutukan at sinundan. Wala akong karapatang magturo po ng mga ganitong klaseng pagtuturo. Yan po yung isang ma-assure ko lamang po sa inyo. So alam ko po. So sabi ko, ngayon lamang po, parang narinig ko sa Holy Spirit. Oo nga, kaya nga buo ang hinihingi ko eh. Bakit sabi ng Panginoon? Kasi kung mahalaga sa iyo yung buo at magtitira ka ng kalhati, mahalaga pa rin sa iyo yun. Magtira ka ng one-fourth, mahalaga pa rin sa iyo yun. Pwede mo pa rin ipagdamot yan sa mother time kung hihingi ng Panginoon sa iyo yan. So, I hope kahit pa paano nakakapagbigay po ako ng liwanag sa damdamin ng Panginoon sa inyo. Malalim po yan eh. Masakit po ito eh. Nakakatakot po yan sinabi ng Panginoon eh. Yung mga anak, napakahirap makapasok sa paghahari ng Diyos ang mga nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Tingnan niyo po ang comparison niya kung gaano kahirap po. Sabi niya, madali pang dumaan ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa pumasok ang isang mayaman sa paghahari ng Diyos. Sabi ko, grabe to Lord. Eh, sino bang makakaintindi nito at maniniwala dito? At bubunuin ito para masunod to Lord? Para sinasabi ng Lord, the insinuation or hint ni Jesus, dapat tayo maniwala. Kaya kung mayaman tayo, mag-iingat tayo. Ganun lang naman yung ibig sabihin nito eh. Para sinasabi ng Lord, bunuin ninyo. Ito'y sinasabi ng Lord sa inyo kasi hinaharap ko lang yung salita niya. Not really me. Mahirap nga po ito sa akin eh. Kasi kung gusto ko lang ng favor ng mayayaman, hindi ko ipipreach ito eh. Pasabihin, pinatatamaan ko pa sila eh. Ito, pinipreach ko po ito. Yes, kailangan ko ng tulong, pero lagi ko sinasabi. Kapag sinabi ng Lord, sabihin mo, sasabihin ko. Why? Eh kasi buhay ko na ang Panginoon eh. Siya na yung kayamanan ko eh. Buo na eh. Di siya yung akin laging susundin. Wala na ako na ibang nakikita pong hope ko, hope ng pamilya ko, siya lang. Siya yung gusto kong puntahan forever, makasama forever, future ko forever, o meron pa bang gagaling sa kanya? Doon na po ako nasanay eh. Kaya po ako nakakapag-preach ng ganito. So sabi niya, madali pang dumaan ng isang kamelyo, o imposible nga dumaan yung kamelyo sa butas ng karayom eh. Di po ba? So parang sinasabi niya, abay, talaga palang mahirap kapag ikaw ay mayaman sa requirement ng Panginoon para ka makapasok ng langit. O bago po kayo mag-react, magbabad po muna kayo sa presensya ng Panginoon. You need to hear from the Lord. Huwag kayong kakampi sa isip ninyo. Hindi, iba yan. Iba ibig sabihin niya. Delikado po yan. Delikado. Eternity po kasi ang katapat nito. So ang sabi sa sumunod na talata, na mangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Muling sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga anak, napakahirap makapasok sa paghahari ng Diyos ang mga nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Madali pang dumaan ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa pumasok ang isang mayaman sa paghahari ng Diyos. Again, gusto ko lang liwanagin, hindi ko sinasabing walang mayaman na pwedeng pumasok sa langit. Meron lang dinidiin po dito ang Panginoon. It's between you and God. So, sabi pa rito, sila ay lubhang nangilalas at nagtanungan sa isa't isa. Parang sino pa kaya ang maaaring maligtas? Parang sinasabi nila,
Ang hirap naman ito, Panginoon, may maliligtas pa ba? Then tiningnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero hindi sa Diyos. Dahil ang lahat ay posible sa Diyos. Alam niyo po ba, dati ko na yan na papasadahan ng mga bata pa akong Kristiyano, medyo nagkaedad, pero hindi ko yan masyadong maintindihan. But praise God, ngayon po, maipapahayag ko sa inyo ano ang ibig sabihin ni Jesus dito. Well, dito po, pinapahiwatig, pinagbibigay alam ni Jesus na isang klase ng tao lamang ang makakagawa na kayang mag-iwan ng lahat, willing, ubusin, gastusin ang lahat ng kanyang ari-arian. Sila, yung mga believers, again, believers of Christ, sila yung mga nananampalataya na tunay na pinaghaharian na ng Diyos ng buo ang buhay. Kasi ganun pala yan eh, buhay pala natin, ang daming klaseng bubuuin sa pananampalataya eh. Kaya kita niyo si Jesus, binuo niya din sa rich young ruler. Mahal ako talaga, gusto ko makita kung kaya mong iwanan niya. Then, lalakad ka pa. Dala-dala mo yung cross. Kita niyo po, yan ang balansi ng katotohanan talaga eh. Kaya nagagalak ako, pinapakita ito ng Panginoon po sa akin. Kadudulog ko po sa Kanya. Anong ibig mo sabihin dito? Ayoko magdunong-dunungan, Lord. Kaya pag humingi po ako ng explanation sa Panginoon, hindi ako papayag na wala siyang katugmang iba pang scriptures na magpapatotoo. So, mabigat po yan. Yung sabi niya, isa lang, sabi niya, isang klaseng tao lang, no, ang makakagawa niyan. Sino sila? Yung willing talagang iwanan ng lahat. No? Pareho ng mga disipulo ko na nagbuwis ng buhay sa akin, iniwanan ng lahat. Sila yung mga tunay na nananampalataya na pinaghaharian na ng Diyos ng buo ang buhay. Now, para lang na isip ko, bakit kayamanan ang ginamit ni Jesus na halimbawa? Diba? Parang, bakit hindi yung skills ng tao? Ibigay mo sa akin lahat yung skill na yan. Yung mga talents na yan, wag mong gagamitin sa iba yan, sa akin lang. Wala eh, nag-isip ako eh. Sabi ko, Lord, bakit naman kayamanan pa eh? Yan ang pinaka na, mainit na usapin yan eh. Maraming magtatawa sa akin eh. Alam niyo po, ito po yung pinaliwanag ng Panginoon sa akin. Kasi alam niya na ang kayamanan, ang number one niyang rival sa puso ng tao, sa buhay ng tao. Kaya yung sobrang pagmamahal dito, ang nagpapalayo ng relasyon sa Kanya. Kaya rin binabanggit na ang pag-ibig sa salapi, pera o yaman, di po ba, ay root of all evil. Hindi masama ang salapi. Hindi. Kailangan yan. At gusto rin tayong pagpalain ng Panginoon. Pero yan po talaga ay nagiging bulid. Nagbubulid sa lahat ng klase ng masama. Masama ang sabi ko. Kay Apostle Paul, baliwala po lahat yan. Kaya nga sabi niya, kahit buhay niya, to live is Christ and to die is gain. Bakit niya po nasabi yan? Kinakuha na niya po yung pinakamahalaga sa kanya. Ganyan po yung nararamdaman nung, yes, kahit nai-enjoy ko naman yung mga bagay-bagay sa mundo. Hindi naman sinabing wala ka nang na-appreciate ng maganda o wala ka na rin gustong maganda para sa sarili mo. Pero ang sinasabi po rito ng Panginoon, yung lahat na yan magpe-fade sa panlasa mo. Walang lasa yan, walang color yan. Kapag itinapat na kung sino bang talagang mahal mo o pipiliin mo.
At yan po ay pinapatunayan sa everyday life natin. Sa pag-uuna mismo sa Panginoon. Araw-araw, worshiping Him. Fellowshipping with Him through His Word. Prayer. Evangelizing. Yan ang winning souls. No? So ang sabi po rito, sinabi sa kanya ni Pedro, paano naman po kami? Ang sabi niya, iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo. At sumagot po si Jesus. Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang lahat ng nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, pati pa nga pag-uusig. Hindi po pwedeng wala po talagang merong mang uusig. Kaya ang sabi niya, at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to TROMS Go! TROMS Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of TROMS in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through TROMS Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the TROMS Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your now word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the TROMS family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the TROMS Go community.